Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Muli ako nga pala si Alex De La Cruz at ang project natin for today ay How to Build a Kolong-Kolong Sidecar. Bali, ito po ang part 3 or continuation ng ating project. So, ito nga po pala gawa na natin ng ating frame. Yan. Testingin lang natin sa size. Pakita ko lang sa inyo. Actually, sample lang ito. Pwede rin nyo na maikabit dito. Pwede. Pero hindi naman po natin dito siya ikakabit actually. Yes, pinakikita ko lang po sa inyo. Ayan. So, ito naman po yung ating para sa ilalim. Nakat ko na po yung ating gagamitin para sa ilalim. Kung mapapansin niyo po, may pasobra siyang 1 inches sa bawat inutol ko. Dahil nga po, kailangan natin siyang i-curb or pupurbahin pa po natin yan. So, matching. Ito po ay nakakat pa lamang. Pinatindis pa lang. Yan. Lahat po yan ay may pasobrang 1 inches. Ito po ay 3-port. Eh, pwede pong yung isakto na 3-port ang inyong pasobra. Depende na lamang po sa inyo. Kaso ako, mas okay po sa akin yung cut na lang yun. 1 inches, okay? So, tanggalin po muna natin itong ano. Yung thread. Ng ating tubo. Tanggalin natin itong thread. Dahil mahina nga po yung portion na ito pagka ginamit natin. Tanggalin lang natin ito. Okay? So, magka-cut muna tayo ng para sa side naman. So cut po muna tayo ng cut para dire-diretso po yung project, isa po dun sa cut welding cut. Okay. Mas maganda po yun, mas mabilis. Cut po muna natin to, 6 inches po ito yung gina-cut ko. Ang materials ko kung gamit dito ay 3-port. Pwede po nyo gamitin yung 1/2, depende po sa kailangan yung sa inyong project, pero siyempre mas matibay po yung 3-4. Pero I suggest po gamitin nyo na lamang po yung S20 para po magaan. Pagka po kasi gumagamit kayo ng S40, para po siyang nadodoble po yung bigat ng inyong project. Hindi alam po, mas matibay siya siyempre, dahil nga po ito ay marami naman po mga guide or braids, umitibay na rin po siya. Okay po. So, cut lang natin po. Cut lang yung cut. Para mas mabilis ang project. Yun. Cut lang natin. Okay, nag-cut po tayo muli ng another 6 inches. Apat po kasi yung kailangan natin. 6 feet. Apat po kasi yung kailangan natin para dito sa ating pang side. Ulitin ko po, pwede po kayong gumamit ng 1 half inch na tubo. Ito po kasi 3-4. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong gumamit ng mas mataba pa rin dyan. Nga lang po, syempre kailangan mas malakas po yung motor na gagamitin nyo para mas makakapal ng tubo ang inyong gagamiting materials. Okay po, so muli ito po ang ating gagamitin. Ito po yung kinat ko kanina, apat po yan na 6 feet. Ngayon naman po yung curve na natin siya para naman po pagka pinakapit natin mas matibay siya. Meron po siyang tanto. Ayan. Ito po yung pattern na ating gagamitin. Yan yung pagtatapatin nyo naman po yun. Ito po ay pwede sa 1 inches, pwede po sa 3-4. Or, mas maganda gumawa na lamang po kayo ng panibagong pattern para sa 1 inches at sa 3-4 at sa 1/2. Depende po kung ano yung gagamitin. Kung gusto nyo naman po makita kung paano gumawa ng pattern, pakicheck nyo na lamang po yung dati kong video na nai-upload. Nandiyan lamang po yan.
para po masundan ninyo kung paano gumawa ng pattern. Mahirap po kasing gumawa ng ganito kapag wala po kayong pattern. Alam nyo naman po ang pattern, ang purpose po niya is pagpapabilis ng ating mga trabaho. Okay po. Nakakapagpabilis po kasi ng trabaho pag ganyan. Kuwitan na lang natin itong portion yung ginakuwitan. Ito naman kasi. Yun. Kapag uli-ulitin ko po sa inyo, kapag 1 inches po ang inyong kubo, ang gawin nyo po ay 1 inch din po ang inyong masobra. Pag 3/4 po ang inyong tubo, 3/4 din po ang pasobra na gagamitin ninyo. Okay po? So, ganito po yung kalalabas ninyo kapag dati natin. Ayan. Nakaburn siya. Ayan. Nakabasin ninyo. Ayan. Tapos, paplat nyo po lang po yung bandang dulo. Na gamit ang cutting disc or grind disc. Okay, pakita ko lamang po sa inyo yung simpleng pamamaraan kung paano i-cut ito. Pakita ko lamang po sa inyo. So, ganito, nakakat lang po natin dito. Side. Ayan, cut lang natin itong side. Ayan. Ayan, dito naman sa another side. So, pwede nyo pag-drawin sa kapulang side. Kasi matatakpan ko ito. Dito ko naman po ulit. Ayan. Ayan lang mga po. Parang pa-drawin din po kasi. Gumamit na lang po kayo ng gato para mas mabilis. Iba pa rin po kasi pag gumagamit kayo ng gato, pagpabilis po ng process yun. Plus, na-seat din po kayo. Or safety purpose na rin. Cut lang, cut. Cut lang natin. Hindi pa natin gato. Okay, so okay na. Dali ha, dali po pala. Ngayon kunin na lang natin ang vice grip or vice. Okay po, so kitang kita naman po sa video na nakat na po natin ang maayos ang ating project. Ayan. So, kinisin lang po natin itong tulo. Dali ha, lipat ko lang. Tamaan ng bagay. Yung ating camera. Ayan. Kinisin ko lang. Yun, no? O, di po ba? So, yung kabilang po, so naman, yun. Patong natin, ha? At hindi mo nahawakan. Actually, kahit nga hindi mo welding, pwede ito eh. Kaso, siyempre, i-welding nyo pa rin para matibay. Siyempre. Matibay. Kahit napalupaluin natin, hindi matalaglag yan. Dahil nga, tumasag po siya doon sa kanto. Ito po ang gagamitin natin doon sa ibaba. So, yung masyado pansinin kung pantay yung pagka-cut dito sa mga dulo. Kasi diba sabi ko, 1 inches ang ginamit ko dito. Yung mas maganda dito yung gamitin yung 3/4 dito. Pero ako kasi 1 inches ginamit para pagkaroon man ako ng konting error, madali lang. Isang kasi nagkakaroon dumadaklis yun eh. Yung kakakutol natin. Yun. And 3/4 yan ito 1 inches. Pwede yung gumamit ng 1/2, depende na lamang po sa inyo. Pero ina-advise ko po sa inyo gumamit kayo ng 3/4 sa ilalim. Dahil ito nga po yung flooring, mabigat yung buhat nito, kailangan 3/4.
Pero kung malakas naman yung mga motor, katulad ng mga Barako or TMX na 155, hindi kahit na puruhin nyo ng 1 inches. Mas maganda po, S20 na lamang po yung gamitin nyo para magaan. Kaya naman po yun, kahit na S20. Pero kung may budget kayo para sa S40, wala problema. Nga lang, mabigat. Mas mahal kasi para siyang dumudoble na yung presyo. Yan. Diba, lapat na lapat. Okay, maraming salamat po. At pakipanood nyo na lang po yung susunod nating mga video. Okay, maraming salamat po. And please don't forget to subscribe. Thank you.